Mag-install tayo ngayon itong MHR na side mirror. Ito yung nakita ko na meron siyang similarity dun sa gamit ko na stock modified side mirror naman. Stock side mirror ng Yamaha tapos Mugen yung stem. Marami kasi nagtatanong sa akin itong stock modified na side mirror, kaya naisip ko na maghanap ng kamukha niya para pag may nagtanong ulit sa akin, meron ng readily available na halos kamukha naman niya. Ito kasi matrabaho gawin to, kailangan ko pang ipabutasan yung bilog para malagay mo siya dito sa Mugen stem. Install natin ngayon to kay ADV160. Ito pala yung box niya, ang brand niya is MHR Racing. Sinetap ko na rin pala yung side mirror, syempre, para mas mabilis yung process natin. Ito yung mga kasama niya pala. May dalawang Allen key na pangkabit ng mga bolts niya. Bolts niya, dalawang forward, isang reverse, pang Suzuki to. Mas maliit kesa dito sa pang Honda at Yamaha. Pang Honda at Yamaha naman, dalawang forward, isang reverse. Kung mapapansin niyo, tinabasang ko na to. Kasi hindi siya sumasakto eh. Siguro depende sa kabit mo kung aabot. So mas okay kung itatry mo na lang. Kung hindi abot, tatabasan mo ng konti. Ito naman yung side mirror mismo, may brand siya na nakalagay dito, MHR, made in aluminum. Aluminum to. Ito naman kabitan ng side mirror, yung ball joint at yung kabitan ng stem is chrome plated steel. Yung mga bolts naman niya, itong dalawang to sa ibabaw at itong dalawa, stainless siya. Itong dalawang to stainless din. Tapos itong mismo ito, steel siya na may pintura. Ito aluminum na. Yan, the rest. Tapos syempre yung cover niya na dalawa dito. Yan diyan, para diyan. Mounting bolts naman, hindi siya stainless. Namamagnet eh. Tinatry ko kasi kanina. Compare naman natin siya dito sa gamit ko na stock modified side mirror. So mapapansin niya, mas malaki talaga itong sa stock ng Yamaha. MHR is 5 inches by 3 inches. Stock side mirror naman ng Yamaha ay 6.5 inches by 3.5 inches. Pero pag sinuot mo ng kamay, pasok naman yung 4 fingers, which is parang yan yata yung sinasabi ng LTO na kailangan standard. 4 fingers daw. Pero walang malinaw kasi na memo ang LTO talaga sa side mirrors. Ito man, 4 fingers din. Sobra lang ng konti. Ito, sakto lang. Yung stem naman ng stock modified ko ng Mugen yung brand, halos magkasing haba lang sila talaga. Yan. Siguro mahaba ng konti to, pero yung sa placement ng salamin, mas pasok ko ng konti compared dito. Siyempre, magkaiba sila ng ball joint. Yan. Pero ito, same lang. Yung kabitan mismo. Itong ball joint nito, yung sinasabi ko. Ito yung galing sa stock nito, na stem. Pinaputol ko yan, yung bilog na yan. Tapos pinabutasan ko, pinalagyan ko ng thread kasi ito may tornilyuhan na papaganon. Tapos pinasok ko siya, saka ko siya nilagyan ng lock nut dun sa ibabaw. Kaya siya stock modified. MHR naman, iba yung design niya. Meron ditong bolt, tapos nakaipit siya dito. Parang iniipit niya tong part na to. Tapos yung ball joint niya, ayun sa loob. Kasama siya nito, one piece construction. Itong chrome plated steel na to. Yung position tsaka angle nito, naiset ko na kasi tinest ko na to kanina eh. Kumbaga tinest fit ko na. And yung final position na gagawin ko, tapos itong bolt na to, tsaka itong bolt na to, tsaka itong isa, nilagyan ko na yun ng thread locker para sigurado na hindi siya makakalas due to vibration. Kasi ito, bago natin ikabit, lalagyan natin ng thread locker to. Kung wala naman kayong thread locker, pwede naman yung mighty band lang. Ito, mas maganda to. Impact heat and water resistant. Mighty band, extreme. Pero dahil meron ako dito ang thread locker na medium strength, ibig sabihin is pwede mo pa rin siyang mabaklas. Meron kasi nito na permanent na. Ito medium lang. Para pwede mo pa rin siyang baklasin, pero sa vibration, hindi siya matatanggal. Ito palang pagkakabitan ko sa kanya, ito yung sa stock ng pang-click. Tapos yung kabilang side niya, yung generic na clamp type. Kung ba ito lang yung pinalitan ko, ginamit ko lang yung kabilang side nun. Lalagay ko naman yung link niya sa description. Tapos gumamit ako ng dalawang adapter, side mirror adapter extender, na naka-thread locker na rin yan. Nigpitan ko din yan ng 25 Newton meters. Actually, sa shop manual kasi, ang nakalagay is 34 Newton meters yata. Pero parang sobrang higpit na nun. Kaya 25 na lang yung ginawa ko. Pero ito ring bolt na to, ang gagawin ko na lang sa kanya is 25 Newton meters na lang din. Bali, dito natin yung nilalagay. Kaya pala kailangan ko siyang tabasin kasi hindi siya papasok lahat eh pagka yung original size niya. Tinabasan ko siya dito para sumakto yung fitting niya dito. Or para mahigpitan ko to. Pero depende yan sa pagkakabitan niya. Ang alam ko, meron nung Spirit Beast na iba-ibang sizes. Merong mahaba, merong maiksi. Depende sa preference nyo. Ang kagandahan ng Spirit Beast, kulay black na siya. Pero ako, meron naman kasi akong pang cover kaya hindi ko na kailangan bumili nun. Ito naman yung galing dun sa stock side mirror ng Yamaha na binili ko dati. Size pala nito is 14mm kung ito torque nyo. Yan. So ito, meron pa akong isang extra. Para sakto yung size. Nalagyan ko pa ng extra dito na ito yung sa tunnel ko to eh. Para magkapantay sila ng height. Parang magkaiba kasi ng konti eh. So mababa to pag walang ganito.
Lagyan natin ng thread locker yung bolt. Saktong amount lang. Tapos kabit na natin. 6mm na allen. Mamaya ko na siya itotorque kapag naset ko na yung angle niya, depende sa preference ko. Kitin natin muna ng konti. Kabit ko na din yung kabila. Ito pa lang isang to is reverse. Kasi wala na ako ng forward. Reverse na lang itong isang ito. Forward yung kabit niya dito, pero reverse yung kabit mo dito sa kanya. Ayan, naset ko na yung ano niya, angle niya na prefer ko. Depende naman yan sa inyo. Pwede nyo itas pa yan na ganun. Pag ganun, kumbaga ako saan kayo mas komportable. Kapag nagsiset pala ako ng angle, kaprasong braso yung kita dito sa magkabila. Tapos yung background na yung kita or yung likodan. Para mas kita mo yung masakyan sa likodan mo. Okay na to, pwede nang i-torque. Medyo mahirap siyang i-torque. So ang ginawa ko na lang, 17 Newton meters. Ito kasi reverse nga. Kontrahe natin ng 14 dito. Tapos kukontrahin din natin to na hindi gumalaw kasi mag-iiba yung angle. Ang ganito ginawa ko. Ano, ma-torque ko siya. Kontra, kontra, kontra. 17. Kabila naman, ito yung tinitinan ko. Habang tinatorque ko siya para hindi gumalaw. 17 Newton meters. Kabit naman natin tong cover niya sa ibabaw. Mahigpit naman ah. Okay na higpit niyan. Tsaka nakatorque naman na din yung adapter natin or extender ng 25 Newton meters. Hindi na rin yan makakalas kasi may thread locker naman tayong nilagay. Ngayon sa bar end naman, try natin kapag stuck lang. Para medyo halanganin siya kasi ito, lagpas dito yung side mirror. Pero yun nga, depende naman sa inyo, pwede yung itaas yung side mirror para hindi siya lagpas. Pero ako, ito yung mas prefer ko kasi na pwesto niya. Personal preference ko lang yun kasi mas maganda siyang tignan sa camera pag nakaganyan. Yung dati kong setup dun sa stock modified side mirrors, gumagamit ako nitong extended na bar end. Tapos isinasama ko yung stock para ma-retain pa rin yung balance niya. Kasi pagka ito lang yung kinabit ko, parang ma-vibrate siya. Natry ko na kasi yan dati. Ayan, YZF na extended bar end. Ito naman, laki naman ng sobra niya. Sobra siya sa dulo ng side mirror. Kapag ka naman itong extended bar end lang yung kinabit ko, ayan yung itsura niya na buo. Ikasama siyang ganito. Sakto yung size niya, ano. Sobra lang siyang konti. Kaya lang, gusto nga kasi kasama pa rin yung stock para hindi nga siya ma-vibrate kapag umaandar ka na. Kasi magaan to eh. Mabigat kasi yung stock natin, bakal talaga yon. Ang gagawin ko ngayon, itong isang part na to, nung extended bar end natin, YZF, sasama ko siya dito sa stock. Pasok yan dito. Pero ito, niluwagan ko lang to eh. Itong gitna na to. Ginamitan ko siya nitong rotary tool. Ito rin pala yung ginamit ko pantabas nung bolt niya na mahaba. Pasok natin itong part natin dito sa stock. Tapos pala tayo ng medyo mas mahabang bolt para sumakto siya dito, syempre. Kasi pag stock yung gagamitin mo, hindi na bolt. Yung kabila, nakabit ko na yon. Ganito rin yung position nun. Tapos may thread locker na rin. Yan, sakto-sakto yung size niya. Kumbaga pantay lang sila. Ito yung mas prefer ko na setup ngayon. Sa extended bar end ko. Nakasama pa rin yung stock na bar end. Lagyan natin ng thread locker to. Tapos kabit na natin. Hindi rin pwede pala ito na sobrang haba yung ilalagay nyo. Kasi parang may stopper din to eh. Yung built-in na lagayan niya ng thread ng stock handlebar. Kung limbaba, mahaba yung nabili nyo. Tabasan nyo na lang. Mas okay kung hanap kayo ng saktong size lang na higpit siya ng sakto, ng tama. Torque natin siya ng 7 Newton meters pero 5 muna. Torque naman natin siya ng 7 Newton meters. Itong kabilang side pala na i-torque ko na rin siya ng 7 Newton meters. Tapos sakto lang siya dito. Kapag galing bawa kasi naiipit to, kailangan nyo lagyan ng washer para lumayo to ng konti. Yan, okay naman yung throttle play natin. Smooth lang siya. Sakto lang kasi din yung size nito. Hindi ko pala nabanggit kanina, ito tinorque ko din to ng 7 Newton meters. Ito is 9 Newton meters. 9 Newton meters. Itong clamp naman is 7 Newton meters. Tapos itong sa stock kasi inisud ko nga yan dito. 10 Newton meters naman yung sinet ko sa kanyang torque value. Yung salamin pala niya walang grado. Nakita nyo naman, parang isa lang yung itsura. Yung itsura ko, ayan. Kasi laki lang. Hindi siya naka-zoom in, hindi siya naka-zoom out. Ito ay original na stock side mirror ng Yamaha. Ayan, original yan. Itong MHR wala nga siyang grado. Para lang siyang salamin ng original. Na mas maliit ng konti yung size. Ayan, nakabit na natin yung MHR side mirror natin, nakamukha nung stock modified. Ngayon, i-test ride naman natin siya para makita natin kung kita ba yung likod, kung ma-vibrate ba yung salamin habang umaandar. Kasi syempre, ang pinaka-importante is yung usability niya. Bonus na lang talaga yung looks niya.
Kakatapos ko lang mag-stress test nitong ating MHR na side mirror. Nagtatry kasi ako dito magkuha ng max speed at highest RPM. Tinatawan ako pa kasi yung panggilid ko. Pero ngayon okay na, tapos na. So na-stress test na natin tong salamin natin. Pabigyan ko na kayo ng feedback. Okay na okay yung salamin niya. Hindi siya ma-vibrate kapag umaandar. Mapansin niyo naman, hindi yung parang umaalon-alon pag baka ganyan, may mga lubak-lubak ito. Malog ng konti. Pero hindi siya maalon. Clear pa rin yung nakikita mo sa salamin. Tapos dun sa testing na ginawa ko doon, which is rat-ratan. Tapos ito may mga part na sobrang ano dito eh, talbog-talbog ng kalsada. Hindi siya nagbago yung position niya. Ibig sabihin, hindi nagalaw dahil sa vibration. Factor din syempre yung nilagay natin na tread locker. Kasi once na nag-settle na yon or nag-cure na, talagang naka-fix na yon. Hindi siya basta-basta luluwag. So importante na lagyan nyo rin talaga ng tread locker. Or kung wala nga kayo nun is yung mighty band na lang pwede naman eh. Pagdating naman sa field of view, although mas maliit siya compared dun sa gamit natin dati na stock modified na Yamaha yung side mirror, kitang kita ko pa rin siya talaga. Ayan o, siguro proper adjustment lang talaga ang kailangan nyong gawin para mas kitang kita yung likod, yung gilid, tapos yung extended bar end natin. Okay din siya, para sa akin ha, makaporma din siya tingnan. Ayan o, parang mas sumakto siya talaga, kumbaga pantay na pantay lang yung haba niya dun sa position ng side mirror natin. Kasi nga, pwede mo naman niyang itaas na ganun eh, kung kaya mong mag-extended na bar end. Pero ang purpose ko din kasi talaga nitong extended bar end is para dito, ayan o. Yung switch ng MDL ko nandito siya nakalagay. So medyo umusod yung kamay ko dito kaya naisip ako na maglagay na extended bar end para may space pa rin ako dito. Feeling ko magkakatalo na lang talaga sila sa quality ng pintura kasi yung build quality solid eh. Maganda talaga yung pagkakagawa niya. Yun kasing stem na gamit ko, yung Mugi na stem. Although mura lang yun, pero yun yung pintura nun, hindi nagfe-fade. Kasi meron diba mga ganitong style na stem. Kapag kataga lang parang medyo nag-iiba yung kulay niya, parang may discoloration. Yung sa Mugen kasi, ganun pa rin yung kulay niya, black pa rin. Hindi siya parang nagiging brownish, parang may ganun na kulay. May natry akong mga ganun kasi dati na black painted na alloy na side mirrors na stem. Tapos katagalan nga nagfe-fade yung kulay niya, parang iba na yung kulay. Unlike sa Mugen. So ito magkakaalaman kasi syempre gagamitin natin yan ulan araw. So katagalan kapag nagbago yung kulay nito, i-update ko kayo syempre kung okay ba tong stem niya or yung pagkakapintura sa kanya. Pero sa build quality talaga wala akong masabi. Ang ganda niya. Maganda siya. Although mas maganda kung medyo mas malaki pa yung salamin. Pero yun nga, sa proper adjustment mo makukuha talaga yung pinakamagandang view ng likod or maximum vision na pwede mong maiset. Proper adjustment lang. Ayan, nakita nyo ba yung alog dito? Okay na, dinaanang ko rin niya nung papunta. Wala, hindi siya nagbago yung position niya. Maganda talaga. Pati yung sa ano niya, yung ball joint, di nagbabago yung position. Matigas talaga eh. Although ma-adjust mo, pero matigas. Ang presyo pala nito is 1,100 plus na nabili ko sa Shopee. Actually, meron akong nakita dati na ganito rin mismo, tapos iba ibang kulay siya. Ang tatak naman niya is, ano yung tatak na nakalimutan ko eh, tilagay ko din sa description or comment section yung product na yon. Kaso mas mahal siya, parang nasa 1,600 yung presyo nun eh. Pero makakapili ka sa kanya ng iba ibang kulay kasi may mga variation siya. Pero itong ito rin yun, rebranded lang. Usually naman sa mga ganyan na aftermarket side mirrors is rebranded talaga siya. Inalagyan lang ng brand nila. O siguro mauna yung mapanood tong side mirror na to dun sa vlog ko nung sa testing ko, yung sa performance test nung TSMP power pipe ko at EC remap. Nabalikan ko na si OBR dun sa May Clark. Jogging siya, iniwanan ko dun eh.